excited about Abby's newest single. So at this point, we are opening the floor for questions from our media friends. So for our first question, it will come from Sir Ruel Mendoza of Pangmasa. Hello, Abby. Hello, Sir Ruel. Aya, hello again. Oh, because yes. The first time we met on Zoom, we were talking about your Chapman's Take, tama ba ako? Yes, tama. Yun, okay. So bago tayo pumunta dun sa iyong single na bago, so kumusta naman yung instrument? Dumami ba yung nagka-interest sa Chapman's Take? Marami naman gustong tumugtog niyan? Ayan, sa ngayon actually marami pa rin nagtatanong kung ano siya. So every time means na nagpo-post ako ng aking content sa aking social media, meron pa rin mga pangilan-ilan, anong tawag dyan sa instrumento na yan? Yan. So marami pa rin interested, marami pa rin hindi alam. So todo lang ang aking talagang pagsagot kung ano siya. Siguro dun sa mga tumutugtog, wala pa talaga rin ako nakikita na dito na nagiging interesado sa Manila. Siguro kung magkaroon ako ng chance na yun ang isa kasi sa mga projects ko na magkaroon ako ng content ng video ng mga small tutorial o kung ano yung information about the Chapman Stick, siguro pag nagawa ko yun, mas maraming magkakaroon ng interest at siguro makahanap na rin sila ng sarili ng instrumento at handa naman ako magturo kung sakaling mangyari yun. So, ayun. I think maganda kung physically nakikita kanilang tumutugtog, ano? Oh, at ikaw na rin ang magbenta ng Chapman Stick. Actually, alam mo, nung a few years back, no, nung buhay pa yung inventor si Emmett Chapman, nung nagkakausap pa kami, sinabi ko na yung idea na yun sa kanya. Dahil it's a company, a family company kasi, it's a family-owned business. So, tinanong ko sa kanya, may chance ba na pwede ko yung madala dito sa Philippines para mas marami mag-explore? Sabi naman niya, oo, as long as lang daw magkaroon nga ng gusto niya sana merong physical shop din na pwede nilang ilagay ang pati yung mga materials ng pagtuturo. At syempre naman yung time na yun, sabi ko, pwede, pero wala pa akong datong. So sabi ko, syempre, kailangan mo rin maglabas kahit pa paano kasi yung shipping yes. Unang-una, mabigat yan. So siguro, let's see, no? Hopefully, mangyari pa rin yung pag-uusap namin na yun. Kahit wala na siya, siguro makakausap ko na dito yung mga nag-handle dun sa kanilang office ngayon. Ayun, no? Except, it's a new thing for the young musicians, di ba? Siguro, baka sawa na sila sa gitara, sawa na sila sa mga violin or sa mga drums, di ba? Iba naman makikita nila sa music stores at interesting nga yung hawak mo, di ba? Kahit ako, parang nagkaka-interest din ako dyan eh. Oh, so yun, hopefully, no, magkaroon na ng physical store at makaturo ka na rin ng live sa mga ano, yun. At pagkakitaan mo na, girl. Yes. So, pag-pray natin yan na mangyari, di ba? Kasi yeah. On the side naman talaga, hindi naman nawawala yung aking pagtuturo ng music din. So, why not, di ba? Actually, minsan may mga interesado rin. Paano po ba? Pwede niyo ba akong turuan? Eh, tama-tama naman. Kung wala pang instrumento, pwede kasi dalawa yung aking Chapman Stick sa ngayon. So, pwede ko sa kanilang ipakita, kahit yung basic lang. And then, they can decide later if they like it. They can purchase their own. Ayun, no? Sana maging success yan, ano? Ayun, okay, punta na tayo dito sa bago mong single from the Voltes 5 series. Ikaw ba, in-approve ka pa ba ng mga taga yung gumawa ng song na to or sino may-ari na nito? In-approve ba yung ano mo, yung the way you sang it? Parang like si Julian kasi in-approve pa siya ng ano eh, sa Japan eh, bago niya todo ni recording ng officially. Yes, oo, ganyan din talaga ang ginawa namin, no. Syempre sa tulong ng ating A&R si Sir Keddy, siya talaga yung nag-push at nagpursige. So kailangan niyang i-submit yung dati kong video, 'di ba? Kasi ginagawa ko na siya nung pandemic. Sinubmit 'yon para maaprubahan. Siguro tiningnan kasi kung tama ba yung pagkabigkas ko siguro. Tsaka siguro kasi dahil nga naiba ko yung version din. Alam naman natin yung original na closing theme song ay kinanta ng lalaki, 'di ba? Lalaki, yes. So para ito bumagay sa boses ko, kailangan ko i-tweak ng konti. And 'yun, yung mga bagay na 'yon, pina-approve din namin. Yan. And nagkaroon naman kami ng go signal, kaya ayan. So, malalabas na natin siya. Ayun, so officially ikaw na yung kakanta sa closing billboard ng Voltes 5 Legacy.
Ayan. Sa tingin ko, no, sa tingin ko yung kay yung version pa rin ni Matt yung nandoon sa sa mga episodes kasi inano nila yun eh, kasi nga para dun sa eksakto siya dun sa storya, no. Yes, pero I'm still hoping, 'di ba, Miss Michelle, na ano pa rin at masama pa rin to dun sa OST ng Voltes 5 Legacy. Pero now at least handang-handa ito na mailatag sa lahat ng digital streaming platforms. Pwedeng-pwede nila marinig, pwede rin ma-request yan sa Barangay LS. Ayun, okay. Lalo na siguro yung mga Voltes 5 fans, ay mga fanatics diyan. Tutulong sila sa pag-download ng ano ng single mong 'yan. Yes. Ayun. Actually, meron akong 45 niyan eh. Oh, di ba? Oh, yung Voltes 5, yung Voltes 5 the ano theme song, and yung flip side niya is wow. Yan yung CBB. I still have that 45. Oo. Pinag-iisipan ko nga kung magkano kaya aabuti kasi it's still plays. Eh. Okay pa naman na siya. Ayun, okay. Thank you, Abby. And thank congratulations you, so well. Sa so part much. Ka na ng Voltes 5 team. Yes. Ayun. Thank you. And ayun, tuloy mo lang yan, yung pagturo mo ng Chapman Stick. Thank you so much, Kuya. Okay, thank you. Good afternoon. Good afternoon. Thank you, Sir Ruel. Ang next question naman natin ay manggagaling kay Sir Richard Paglikawan of Lionheart TV. Okay. To Abby, ayun. So, hi, last sir. Time, last na press con with you, parang minamanifest mo pa lang na ikaw yung magiging closing. Yes. So, naalala ko yun, di ba? Parang winish natin, di ba? Mm-hmm. So, anong feeling na ngayon officially ikaw talaga? Ayan. And kumusta yung pag-manifest mo? Ano ba, may mga ginawa ka pa ba para talagang... Nagpaano yun? Nagpadasal talaga. Hindi, talagang overwhelmed ako unang-una sa lahat. Siyempre, yung suporta sa akin ng LG Records, talaga namang damandam ako, no? Kasi hindi na rin ako talaga umaasa kasi unang-una, ayan na, siyempre tumatakbo na yung Voltes 5 Legacy. Tapos alam nga namin, dapat ano yan talagang complete yung pagka-approve sa license niyan, 'di ba? So hinanap pa, nagpaka around the world pa si Sir Keddy para mahanap yung license. Parang nahirapan yata silang hanapin muna kung sino yung talagang paghihingan niyan, only to find out nandito lang pala sa Pilipinas din yung ownership ng license, no. So yan yung isa sa mga ano, nakaka-thankful ako kasi naihabol namin, 'di ba? At sobrang timing nga na nangyayari pa rin dito sa atin yung Voltes 5 Legacy, ongoing pa rin siya, and ito ako ngayon at marirelease din officially ang aking closing theme song ng Voltes 5, 'di ba? Kaya super happy pa rin sa lahat. Kumusta naman yung feedback, especially ng mga close friends mo, any artist na nakausap mo regarding your rendition of this song? Well, syempre super happy din. Parang like, "Uy, sa wakas ganyan." Kasi syempre nung na-release ko to nung dati nung pandemic pa lang, 'di ba? Parang as a content video, parang hopeful naman na lahat. So, "Uy, sana ganyan." At tapos tumiming pa nga dun sa flow, 'di ba? So, everybody was congratulating, and even yung mga fans dati, nagugulat ako kasi bumabalik dun sa old video, parang binalita pa sa akin, "Uy, narinig ko na yan sa Barangay LS." Parang ganyan. So, sobrang happy yung ganun feeling. Iba pa rin kasi talaga yung maririnig mo sa airplay, no? Tapos, pwede mo siyang paulit-ulit pag nasa streaming platform na. So, maganda pa rin yung ganung type ng music lang yung naririnig mo. Tapos, maano mo na siya, di ba? Maaalala mo na ang iyong mga memories when you hear the song. So, ang ganda ng feedback din ng mga friends. Actually, timing to dun sa paglabas ni Dennis dun sa series. And it's about, tama ba? Kasi kinakanta ko siya nung bata pero hindi ko naintindihan, di ba? Correct. So, about siya sa fathership. Yes. Kinakanta tama, ko tama. Na hindi ko naintindihan. So, mm-mm. Ikaw ba personally, ano yung pagkaka, ano, para interpret mo with this song? Yeah, nung inaaral ko din siya kasi sabi ko nga ano, isa 'yun sa naging challenge din eh, na gawin siya in the original language, 'di ba, sa Japanese. So, kailangan ko rin syempreng malaman ko ano ibig sabihin niya. So, titingnan ko naman, meron namang mga available translation
din sa Google, 'di ba? Pero of course, tama ka, kahit nung bata ako, 'di ba, pag narinig na niya, parang ano ba ibig sabihin? Meron pa ngang mga na gano'n, 'di ba? Merong nga nag-iimbento pa ng sounds like, 'di ba? Na iba-iba yung lyrics. Mali ko ba na hindi naman pala yung ibig sabihin? So, nung time na nire-record ko siya, yun lagi yung pumapasok sa akin na scene. And it's about parang it's about a man parang longing for his father, searching for his father, expressing his love in the way that he can, di ba? Parang ganon. At sabi ko nga, siguro timing okay din na ginawa ko siyang ballad kasi ganon siya eh, yung parang siyang love song for your father, di ba? Parang siyang ganon. So, yan. And eto na lang kasi isa ako sa mga, siguro marami rin naman yung mga katulad ko na nag-expect na sana Tagalog or in Filipino. So, may effort ba or para may naging plan na ganon? Or eto na talaga yon? Actually, natapos na, hanggang ngayon iniisipan ko pa rin. Kasi parang gusto ko, tama ka, merong mga nagsasuggest pang ilang-ilan na sana rin makarinig sila ng Tagalog version. Okay? Kasi naalala ko dati, nagkaroon din ako ng project na ganyan. Marang isang Japanese song na gusto nilang bigyan naman ng English adaptation. Sa totoo lang, mahirap. Mahirap siyang gawin kasi yung kailangan mo pa rin ihabi yung words doon sa melody. Eh, syempre, nakatatak na yung melody, di ba? So, challenging siya. Although, medyo pareho naman ng inflections ng Japanese at Tagalog. Iba pa rin na ibabagay mo yung salita. So, ongoing pa rin yan. I'm still hoping na makumpleto ko. At pag nangyari yon, tingnan natin kung marirelease ulit. Or siguro pwede ko siyang gawing content or something. Pero sa ngayon, ano lang yan. Nandyan lang yan. Pero nasa ano ko yan, nasa bucket list din yan na magkaroon ng Tagalog version. Thanks, Miss Abby. Sana. Yes. Miss Rose, thank you. Salamat. Thank you po, Sir Richard. Ang next question naman po natin is from Trixie Dows of Pinoy Screen and Stage. Kamute. Ayan, narinig na ako. Hello. Yes, ayan. Miss Trixie. Hello. So my first question, it's also about the stick. Okay. Yeah. So basically yung stick, why did you choose the Chapman stick na yung instrument mo talaga and ano yung challenges mo? Okay. Since yung piano ang aking primary instrument ever since nung bata ako, no. Yung stick came around, siguro inaaral ko na to mga more than a decade ago, no. The first time na narinig ko kasi siya, very yung tunog niya yung nagpa-ano sa akin, nagpa-touch sa akin. Sabi ko, ang ganda naman ng sound niya. So, para siyang guitar na parang hindi, parang ganun. So, lagi ko kino-compare siya, kumbaga sa orchestra, kung ang gitara ay violin, ang Chapman stick, ang tunog ng Chapman stick ay parang cello. At gusto ko yung sound ng cello, no? Mababa, buo, melancholic. Yan ang dating sa akin ng Chapman stick. So, nagkataon din nung mga panahong iyon kasi nasabi ko nga na ang Chapman stick wala yan dito sa Pilipinas kasi sa US siya nagmula at lagi lang yung ini-import from different countries do sa mga o-order. So sabi ko napaka-imposible. And the timingan lang nung 10 years back na may nagbenta sa isang music forum. And to cut the story short, nung na-acquire ko siya finally, ayan, so inaral ko siya, sabi ko, maganda talaga siya. Sabi ko, ang plan ko noon talaga was to make it a solo instrument, just like what I'm doing now. Pero noong time na yun, hindi pa ganun yung nangyari. Ang naging learning curve ko was to use it as a bass dun sa aking banda na Fusebox, yung progressive banda ko dati na Fusebox. So, kasi nawalan kami ng bahista. So, sabi nila, oh, may bass strings naman yung ano, Chapman stick, baka pwede mong aralin for bass. So, yun yung naging unang journey ko with the Chapman stick. So matagal ako na ganun yung tugtog ko hanggang sa ito nga nagkakaroon ako ng mga originals at saka mga cover songs. Sabi ko, sige nga, aralin ko nga siya, i-adapt ko nga yung Chapman stick as a solo instrument. At nakakatuwa yun na napunta na tayo dito, no, when I signed up with Audrey Records. Isa yan sa parang
ang tawag nito, parang tie-up ko na laging may Chapman stick, di ba? So, hanggang ngayon, hanggang sa Chichiwo ay nilalagay ko siya kasi marami pa rin hindi nakakaalam, di ba? So, maganda rin na ma-educate natin yung mga listeners. Oy, maraming mga iba't ibang klaseng instrumento. Kahit anong instruments, gamitin, yeah. Yes, kahit anong gamitin mo sa iyong larangan, pwede mo pa rin ma-express ang sarili mo. So, may nagbago ba sa version mo ng song from yung cover na ginawa mo nga pre-pandemic? Yes, meron. May konting na bago, but of course, I still had to re-record everything, 'di ba? So, of course, naging iba rin yung atake ko when it comes to the voice. Syempre, since sa LG natin ginawa yung recording, iba na rin yung naging timpla. So, yan, maaabangan niyo at makikita niyo yung difference paglabas niya. So, my last question, of course, you have your band Fusebox. So, I know na nagigig kayo and medyo, di ba, minsan nagbabiral sa gig, may mga nambuburaot. May na-experience na ba kayong ganun? yung sa mismong gig ba? Sa mismong gig? Yeah, or yeah, client ganun. Alright, actually, pag sa mismong gig, hindi naman. So far, thankful ako na walang masyadong nangyayaring ganun. Minsan may pangilan-ngilan siguro nung mga kabataan natin, di ba? Pagbata ka kasi and sometimes you have that kind of music. Minsan maraming mamamata kasi pwedeng iba yung interpretation nila doon sa tutunan namin, di ba? And sometimes nakikita namin yun online, di ba? Pero, you know, it gives you a chance to prove yourself also na it's not like that, di ba? Pero of course, you don't react to it na aawayin mo sila kasi lalo lang lalaki. So, sagot lang dyan, you just continue what you do. Sa akin ako, pag it doesn't affect you, wag mo nang patulan. Yan. So, mga ganyan. So, buti naman nice at words. Least. Yeah. So, as Abby Clutario also, when I started doing my own music, yun, grateful din ako na wala namang masyadong ganun. Minsan, may mga pangilan-ngilan mamumuna yan sa the usual naman na makikita natin sa social media. So, basta, pag nasa social media ka, nandun pa rin yung decency mo. You still maintain your integrity as a musician. If you're a musician, you just, you know, talk about music in general. Mm-hmm. If they ask advice, you give the advice. Diba? If they ask you something, you answer it. Pero pag mga hindi na pinapatuloy. Yeah. Thank you, Abby, and congratulations. Thank you, Ms. Yes. Salamat. Yeah, looking forward to more sana magumawa ka pa ng anime covers then. Yeah. Thank you po, Miss Trixie. Our next question naman is from Sir Noel Asinias of Remate. So, babasahin ko na lang po ito. Okay. First question po niya is, fan po ba kayo ng Voltes 5? And may influence ba sa inyo ang panonood ng Voltes 5 para magawa ang song na ito? Yes, oo. Ako ay lumaki na yan ang isa sa mga cartoons na pinapanood natin sa TV, no? 'Di ba? So directly or indirectly kasama yan sa aking kasama yan sa pag-grow up natin, no? Bilang isang tao din. Kasi pag bata ka, 'di ba, at naririnig mo yung mga kantang yun, kahit saan ka mapunta, kahit saan ka mapadpad, lumaki ka na, maaalala mo pa rin siya. And yun yung nangyari sa akin sa paggawa din itong cover song na to. So, biro mo, di ba, syempre, pag galing mo sa school or di ba, pag weekend, maririnig mo agad yung theme song. Ta-da-ta-ta-ta. Alam mo na Voltes 5 yon. Kahit pa ulit-ulit, pa-replay-replay yung episode, okay lang. Basta, naririnig mo yan, di ba? Tapos, maalala ko dati, kahit yung closing theme song nung nagkausuhan na yung mga cellphone nung time na yon at gumagawa ka ng sarili mong ringtone. Isa yan. Isa yan sa mga ginagawa ko dati. Nagdududut ako doon para marinig ko yung theme song na yon. No? So, hanggang ngayon, nung time na sinabi na magkakaroon ulit ng Voltes 5, may remake ulit, I go, wow, ang ganda naman. So, yung mga kanta na yon, hindi mo na yan maiaalis. Hindi ko na siya nakakalimutan. And that also inspired me na to make the cover itself. Okay po. Ang next question naman po natin ay galing kay Carissa Alcantara of Manila Bulletin. So, sabi po niya,
What was your initial reaction when you found out that you were doing the revival of the Voltes 5 theme song? Yan. Syempre, overwhelmed ako, no? Never in my imagination na magkakaroon ako ng ganung single na nakakabit sa isang ano, sa isang TV series, 'di ba? Yet alone Voltes 5 pa. So exciting ang journey na ito. Of course, grateful pa rin sa suporta ng LG Records at na-i-push namin itong kantang 'to na mailabas. Thank you po. Next question naman po ay galing kay Jamie Ortega of Soundcheck Manila. So, for the first question, did you add a personal touch to your version of Chichiwo Motomite? In what way? And did you have a vocal coach when you recorded it? Okay. So, to answer the first question, actually, yung buong version na maririnig ninyo ay talagang puro touch ni Abby Clotario. Unang-una kasi yung Chapman stick ang ginamit ko at meron pa mga ilang instrumento kayo maririnig na ako rin yung tumugtog. And of course, yung areglo na yon ay in-arrange ko para bumagay at umayon sa aking boses. So in that way, personal touch pa rin yun at meron pa rin part doon na kumbaga, yun ang aking expression of what I feel about the message of the song. So, maririnig niyo yun dun sa cover version ko. And of course, yung second question, nagkaroon ba ako ng vocal coach? Actually, wala naman akong vocal coach. Ang internet ang aking kaagapay, 'di ba? Nung of course nung inaaral ko siya, kailangan importante sa isang foreign language na ma-execute mo siya ng tama, no? So ang siguro ang ginawa ko that time habang pinapakinggan ko yung original na version, tinatry ko siyang kopyahin. Diba? You want to imitate the words. Tapos, syempre, kumuha ako ng closest possible na lyrics, diba? Para iayon ko yung pronunciation dun sa original. Kasi mahirap din. Minsan kasi, iba yung language kapag sinasabi mo, iba na rin pag kinakanta. Just like when you do some French songs, yung mga Portuguese, minsan meron silang kakaibang pagbigkas pag kinakanta na. So mas kinuha ko yung pagbigkas ng original na singer kaysa yung pag-type lang ng language at pakikinig kung ano kung paano ang pronunciation niya. So self-study kumbaga. Okay po. Ang next question naman po, Miss Jamie ay, what does it mean to you to be chosen for something like this since you are a fan na po of Voltes 5? Yes, of course, this is, I think it's a milestone for me in my music career, di ba? You know, I started naman performing sa OPM, sa Philippine music industry, more than 20 years ago. And right now, andun pa rin tayo sa journey na yun. You try to reach out to as many people as possible to try to touch their lives through music, no? And I think yun naman talaga ang point kung bakit my music. It's not just to showcase what you have, to showcase your talent, but also to share the emotion that you bring out when you perform the song. So whether it is an original or a cover song, entirely dapat ma-share mo yung emotion na yun, di ba? Kasi yun naman talaga ang naging objective ng music way, way back. Kahit wala pang instrumento, kahit wala pang Chapman stick, di ba? It's just yung rhythm ng ating heart, di ba? Ang tibok ng ating puso. Yun ang unang-unang sign of music kasi may pattern siya. And it goes on and on through generations, di ba? How you share that emotion. And to be able to be part of this song na very nostalgic, di ba? Yan ang isa sa mga una kong naging comment talaga. Napaka-nostalgic nung kanta. And I'm very thankful na na-bring out ko yung emotion na yon at na-i-share ko yon. Alright po. And ang last question naman po ni Miss Jamie ay, what were some of the struggles you experienced in doing this cover? Okay. Well, one of the main challenges talaga is the language, of course.
For me na hindi naman ako naghahapon, 'di ba? Hindi talaga ako familiar sa Japanese language. I really had to immerse myself para makuha ko as close as possible dun sa original of how they sang it. So, one was that, and of course siguro yung secondary yung pag-areglo, kasi most of the time naman whether I do a cover or an original, I always arrange it according to the capability of the musician. So in that case, if it's me, I always want to do it na style ko. Parang I see to it that I still inject yung style ko without destroying the integrity of the song, no, of the original song, especially if it's an original. So I guess yun lang naman. The rest naman will follow. I mean, the context or the feedback of the people will follow if I think I made my work good enough, and then it's good enough for them, then happy na ako at bonus na iyon na nagandahan at natuwa sila. Okay po, that's all po from Miss Jamie. Thank you po. And ang next set of question naman po natin ay manggagaling kay Nolo Lopez of Nolo Lopez TV. So sabi po niya, "Hi, Miss Abby. Congratulations on your latest single. I saw your cover on TikTok of Chichi Wo Motomite posted last January, and so happy you gathered good views and nice comments. So, ito ba ang rason bakit magre-release ka ng official cover sa streaming platforms? And gaano ka-importante ang social media feedback sa career decisions mo?" Okay. So, to answer the first question, yes, naging way talaga ito para ma-cover ko at ma-release ko on streaming platforms, no, yung aking kinover 3 years ago. At ito rin ang cover na ipinakita para ma-aprubahan dun sa licensing, di ba? Special thanks yan to Sir Keddy, our A&R sa Algy, na siya ang naglakad, diba? Kasi kailangan mo papa-aprubahan yung music bago nila ibigay ang license. So, yes, that paved the way. Kaya ako magre-release ngayon. And gaano ka for the feedback, right? Ang social media, well, frankly, ang social media talaga ay isang leverage mo yan of how people will see you. Diba? Kumbaga ngayon, yan na ang nagiging batayan, di ba? So, in a way, the likes and the comments are important because you see how people get engaged in your content, especially if you're a content creator, di ba? Kung maganda yung content mo, merong magla-like at magla-like yan. But it doesn't affect me kung wala. Okay? Why? Because the social media, okay, sabihin natin Facebook or YouTube, lahat yan runs on algorithm. Okay? So, ngayon na nga, may AI pa. Diba? So, those factor in with the likes and the comments. So, minsan, pasok yan sa algorithm mo, okay, maganda yung traction or maganda yung insights, maganda yung reach. And good yon, diba? If not, maybe there was something different with how you posted it. So, dyan na lumalabas yung pagiging social media content creator mode mo. Diba? What was different in your style when you posted this? So, medyo technical na siya. And if you compare it or if you do it in musical terms, it doesn't really equate, di ba? So, ang gusto mo lang naman, ako, ang gusto ko lang naman din talaga ay tumugtog. So, minsan talaga, may time na hindi pumapasok yun sa algorithm ni Facebook. Siguro yung mga ginamit mo na hashtag, pwede, or baka hindi siya agad pumalo dun sa newsfeed ng iba, maaari din. And dapat hindi ka magpa-apekto dun, di ba? Especially for those people na talagang ang buhay nila ay nakadikit din sa social media, no? So for me, ang basic ano ko naman sa social media is to promote my music. So I try as much as possible to reach out with music also. So yan. Okay po. And for the second question, sikat na sikat ang Voltes 5 Legacy ngayon, and I am sure
pag na-release mo official cover ng closing song na ito, ay magiging successful. Ito na ba ang magiging path mo? Ang mag-release na official cover ng mga GMA team songs? And ano kaya ang next team song na pwede mo i-cover officially? Wow naman, why not? You know, we will never know, diba, what opportunities will arise from the moves or the decisions you make. So, dahil hindi natin alam kung ano yun, para sa akin, i-grab mo lang siya. Kasi pwedeng, diba, pwedeng one chance lang yun and then mawawala na. So, kung after this, magkaroon ako ng mga proyekto na puro theme song ng GMA, why not, diba? At least I get to, you know, I get to present the Chapman Stick or my voice na malalagay dun sa mga theme song na yon. I'm pretty sure marami pa ring mga kapuso ang mga hindi alam kung ano ang tunog ng Chapman Stick or ano ang tunog ng boses ni Abby Clotario. So, kung magkaroon yon, go, diba? And wala pa naman ako naiisip kung ano ang theme song na maaaring pupwede sa akin. Kami, si Sir Keddy ng ano dyan, kami dalawa nang mag-uusap dyan pag ganyan. Pero, when the opportunity arises, why not, diba? I'm gonna grab it. Alright po, thank you Miss Abby. Ang next question naman po natin ay magagaling kay Rain De Ocampo of raindeocampo.com. So sabi po niya, how do you find the song Chichi Wo Motomete? You already released a cover of this song years ago online. So what's going to be different with this new release? And were you at liberty of adding your own flavor into it? Yeah. Okay. Well, yung difference from the original, of course, yung niya, binagay ko siya sa boses ko. So, medyo iba yung key niya and of course, yung feel niya. For me kasi, ang feeling talaga ng Chichi Wo is lagi siyang ano, medyo malungkot. Nasa malungkot side siya, di ba? And, oo nga, if you try to translate it, yung meaning ng Chichi Wo is it's I want father, I'm searching for my father, no? It's a longing song. So yung areglo nito, yun talaga yung binuhos ko yung pagka ballad niya dun sa message ng kanta. The difference from my content, 3 years back, meron akong mga ilan-ilan na dinagdag dun sa instrumentation, okay? And of course, panibagong recording, dapat, basically, mas maganda siya kasi sa studio siya ginawa. Nung time na ginawa ko yung sa akin ay, of course, dito sa home recording lang naman siya. So in terms of that, it's really, audio quality is really gonna be good. And of course, may mga ilan pang sorpresa, mas magkakaroon niya ng performance and ang tawag nito, studio recording video, di ba? And ano, what's the second question again? Meron pa akong na-miss. Were you at liberty of yes. adding your own flavor into it? Okay. Yes, actually, ano naman, nung pina-approve namin yung song is this was the version na, and as Sir Keddy was my producer, he's always, you know, telling me na you can do what you want under his supervision, diba? So basically, oo, nandun pa rin yung pagka-Abby Clotario. Ako rin naman ay isang producer in my, you know, in my content sa aking music. So in my mind, at least I know what I want or how I want it to sound like. And sobrang thankful ako at vibes kami dyan ni Sir Keddy sa paggawa ng music. Got it po. And for our final set of question po, this is from Chad Solis of the Manila Feed. So first question, how challenging is na kumanta ng Japanese song and paano ka nag-prepare for it? Okay, so challenging siya in terms of I had to know the meaning. Minsan kasi merong mga words na akala mo ganun yung pagkabigkas niya pero hindi pala. So medyo close siya sa Tagalog, which made it a little bit easier, di ba? Pero in terms of how it was said, lalo na pag sinabi mo lang siya,
yun, challenging yun. So I had to really listen dun sa recording, dun sa original recording, just to match it, to stay as close to it as possible, no? And I think I made a good job at it, unless somebody will tell me otherwise. Pero so far, nung nag-record naman kami ni Sir Keddy, thumbs up naman siya sa akin doon. So, yan. And in terms of the arrangement, I really had fun, no? Hindi ko kasi talaga na feel na challenge siya because I love doing different arrangements of songs, no? Kung parang how can I make this my own? Parang yun lang lagi kong naiisip pag nag-aareglo ako, or how can I make it a bit different from the original without sacrificing the original integrity of the song. Okay po. And next question po is, ano yung message ng song? And nagkaroon ka ba ng chance na mabigyan ng advice ni Julie Ann San Jose? Kasi successful rin yung version niya sa Voltes 5. Wow, wish ko lang makausap ko si Julie Ann San Jose, di ba? Actually, I was able to, parang napakilala yata siya sa akin nung nagkaroon ako nung AOS na guesting ko a few months back. Pero hindi kami nagkaroon ng chance na magkausap, no? Pero why not, di ba? Parang kung meron advice. Pero hindi ko siya, wala naman akong chance na makausap siya regarding that. Pero I'm pretty sure, di ba, talaga magte-trending yun. Kasi syempre, Julie Ann San Jose yun. And she really has a very, very beautiful voice, di ba? Ang ganda ng high notes niya, bilib ako. At even the diction, her pronunciation also nung Japanese niya, so good. So, yung kanta so far, it really is about a longing for your father, for a parent, di ba? And originally, this was sung by a male singer, di ba? So yung kanta, talagang panlalaki, even the words. Meron ngang isang part doon, nag-strike sa akin, di ba? Parang sabi niya, bakit ba ako iiyak? Parang, bakit ba ako iiyak? Ilalaki ako, parang ganun. Pero still, he wants to express na I'm longing for my father, diba? So it's a very, very, it's a sad song, diba? And timely nga din na nandoon yung ano, na nandoon yung areglo ko na ginawa ko siyang ballad because the message is also pertaining to that. And for our last question po, sino po yung dream collaboration nyo or sino po yung gusto nyong makasama in your future recordings? Wow, oo. Ngayon, actually, napupuno na nga yung list ko eh. Dati, parang wala akong masabi kung sino yung GMA Kapuso artist. Pero, you know, ever since I released Tadhana, I was able to get the chance to, ano, na makasama ang mga ilang mga Kapuso artists, no? Both from All G Records and GMA Music. Syempre, unang-una si Matt, 'di ba? Si Matt Lozano from ang ating Big Bird, ang nag-iisang Big Bird. Nakasama ko siya sa isang Zoomustahan na episode. Sabi ko, "Uy, tara mag-jam tayo." Hanggang ngayon, gusto kinukulit ko pa rin siya na mag-jam kami. So, 'di ba? Since naglabas din siya ng kanyang version ng Chichiwo, sabi ko, "Ayan na, baka pwede na naming gawin pareho yung Chichiwo, 'di ba?" So, siya yung I think pinakamalapit na masarap maka-jam kasi nagigitara din siya eh. Ganda-ganda ng kanyang poses, di ba? Of course, ang sarap din makasama, nakasama ko rin si Anton from Algeria, si Anton Paras. Ang ganda rin ng kanyang boses, di ba? And I think I may have some songs that I can collaborate with him. And lastly, ang nasa isip ko si Rex, oh, di ba? From The Clash, ang ating ano, winner this year. So, I was able to work with him. Okay. And iniisip ko rin na makapagbigay ako ng isang song sa kanya na baka pwede namin i-collaborate soon. So, let's see, di ba? Napakalapit naman ng mga kapuso natin na mga artists. Eh. So, I'm pretty sure something will pop up in a few months or so. So, hoping. Thank you, Miss Abby.
Kung wala na pong pahabol na tanong, that's it po for our MediaCon today with Abby. Thank you so much po for all your questions.